Meron akong pupuntahan na event pero syempre ako lang mag-isa kasi hindi naman pwedeng sumama si Maki. Medyo maulan kasi yung mga araw na to. Ayan yung bata, kanina pa nasa gilid ko, ayaw talaga akong palabasin. Sabi ko naman sa inyo, medyo matagal talaga akong mag-upload. Eto, meron pambaha dito sa amin kasi matagal na nga tong videong to. Ayoko rin talagang tumapak sa tubig kasi ayoko magstay yung tubig sa loob ng sandals. Kaya eto ang ginawa ko, umapak na lang ako sa tubig tapos eto binitbit ko na lang yung sandals. Eto nga pala yung araw na pumunta kami sa isang boutique opening. Dahil pinsan ko nga yung may-ari, eto yung dalawang kapatid ko na lang yung sinama ko kasi sobrang maulan talaga ng mga araw na yan. Ayoko magsama ng mga bata. So yung place nga pala isa may Diladila, Santa Rita. At eto nga pagdating namin dito, sakto marami ng tao pero hindi pa nag-uumpisa. Meron pa nga nagustuhan tong kapatid ko, ayan tignan nyo naman, sinusukat niya, tinitignan yung size kaso hindi talaga kasya. At fast forward, eto pagkatapos ng event, pag uwi namin, grabe ang dami naming dalang mga pagkain. Eto yung mga pagkain dun sa store pero eto meron pa rin talaga kaming bit-bit nung pauwi na. Isko, etong kaldereta napakasarap pati tong pansit. Nasaktuhan din kasi na natapos yung opening ng lunchtime. Liban pa rin pala sa mga pinadala nilang ulam, eto meron pa kami dito mga ensaymada, buko pie, ubi pie. At syempre, meron ding KitKat si Kuya Maki. Hindi ko pa rin makalimutan yung buko pie. Grabe, ang sarap. Pag uwi ko nga, saktong-sakto, nakaligo na tong si Kuya Maki. Kaya eto, binibigay ko tong KitKat. Kaso, etong puto yung kinukuha. Diyos ko, yung anak ko. Puto is life talaga. Nagbihis nga lang ako, tapos eto, sakto si Ella nandito sa sala. Nakakatuwa nga eh, kasi kanina pa siya tawa ng tawa. Hindi nga kami nakakain ng maayos doon kasi maraming tao. Kaya eto, sabi ng kapatid ko, kumain daw kami pagdating namin. So ayan, meron talagang batang kanina pa sumisiksik dito sa gilid kasi gusto niya rin kumain. Nakikita niya kasi yung carbonara tsaka itong puto. Alam nyo naman, paborito ng batang to yung mga pasta-pasta. Ako naman, itong nagustuhan ko talaga yung kaldereta kasi kanina natikman ko ang sarap niya, lalong-lalo na yung sauce. Grabe, sobrang malasa. Parang ito pa lang ata yung pinaka-first time nakakain ako nakakamay sa camera. Hindi rin talaga ako pala kamay, pero ito talagang nasarapan ako sa ulam na to kaya napakamay na ako. Ayan, si Kuya Maki, hindi na talaga umalis dito sa gilid ko. Binabalik-balikan niya talaga yung carbonara tsaka yung pansit. Si Ella naman, kinukurot-kurot namin ang puto. Meron din sila ditong panghimagas na kutsinta na merong yema tsaka bacon. Ayan, nakikita nyo naman, kumakain ako, pero itong anak ko, kanina pa ako sinusubuan. Sobrang sweet talaga ng batang yan. Kapag ka nagustuhan niya yung lasa, kahit sino pang katabi niya, susubuan niya. Sabi ko naman sa inyo, masibayang si Kuya Maki, basta wag lang kanin. Makita pa lang talaga yung kanin, parang niluluwa na. Diba? Sobrang happy ng bata. Pagkatapos kong kumain, eto, kinuha ko muna si Ella. Tignan niyo naman yung bata, parang nakakaintindi. Kanina pa smile-smile ng maliit. Tignan ako, tapos biglang ngingiti. Habang vino-voice over ko nga to, nakakatuwa kasi parang meron akong naalalang video namin ni Kuya Maki na ganitong-ganito yung pagkakakuha. Hindi naman po siguro halatang na-miss ako ng mga bata. Tignan niyo naman, ilang oras na ako na wala. Parang 1 PM na nga yan eh. Pero ayan, hindi pa rin talaga nagnanap yung mga bata. Gising na gising pa rin yung diwa. Umasok na nga kami sa kwarto para makatulog na. Pero tignan nyo naman yung ginagawa nandito sa may bintana. Nakakatakot na talagang iwan yan kasi pumapanik na kahit saan. Pagkahapon naman, ayan, naisipan na lang namin lumabas kasi wala na talaga akong kapera-pera. Mag-withdraw kami kahit magkano lang. Sobrang lapit lang naman ang withdrawan dito sa amin sa may bayan. Nakakapagtaka nga, itong daan dito parang wala talagang ulan na dumaan. At alam nyo ba mga mare, ito naka-withdraw ako ng ganito kalaking pera sa may Diamond Game. Yung bago nga naming nilalaro dito, yung Mega Fishing. Dito kasi kailangan mo lang barilin lahat ng isda tapos lahat ng yan merong katumbas na pera. Kapag sinwerte ka naman at nakuha mo yung super prize na ku jackpot ka talaga, malaking pera talaga yung makukuha mo. Ito nga yung larong sobrang easy lang sa may arcade. Diba ang bongga, meron na rin sa cellphone. Sa mga gustong mag-try, pwede po kayo dito mag-register. Pakikopya lang po yung referral ID na nasa screen at ibigay mga details na kailangan. Make sure lang po na tama yung referral ID ha. Kailangan mo din pala dito mag-cash in kahit 100 lang pang puhunan. Siyempre, kapag sinwerte ka at napalago mo yung pera mo, pwede ka rin ditong mag-withdraw. Gcash number lang din naman yung kailangan. O siya, sa lahat po ng interesadong maglaro, may link ako sa comment section.